Ano daw ang gustong iparating ng mga miyembro ng Kapa sa pamahalaan, partikular kay Pangulong Duterte? Kabayan, nananawagan ang mga miyembro sa gobyerno at kay Pangulong Duterte na anilay tigilan na ang pagigipit sa Kapa. Umaasa sila na magbabalik na rin sa normal ang operasyon nito. Binansagan nilang National Unity Prayer for a Healthy and Strong President Rodrigo Roa Duterte created ang prayer vigil na ito. Hangad na madumalo, kabayan, na nagmumula sa Metro Manila at mga karating lugar ang agarang resolusyon ng krisis na kinakaharap ng Kapa nang magbalik normal. Normal na rin daw ang operasyon nito sa pagtulong sa mga miyembro. Hindi kasi sila naniniwalang may ginagawa itong ilegal sa kabila ng pagbawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ng registration nito bilang independent religious organization. Sabi kasi ng SEC, kailangan ng Kapa ng secondary license para pumasok sa anumang business venture at sa kabila ng kawalan ng lisensya o permit ay nag-o-offer at nagbebenta ito ng securities. Hindi rin naniniwala ang Kapa member sa pahayag ng SEC na darating ang araw at mauubos na ang pondo ng Kapa at hindi na makakapagbigay sa pangakong 30% buwan ng return on investment na tinatawag ngang blessing for life. Dalawang miyembro kabayan ng Kapa ang nakausap natin at Bakit kami pinipigilan ngayon na wala namang palyang magbigay? Nakakatulong pa sa amin. Magdadalawang taon na nga ako . Kaya masakit din sa kaluuban ko na ginaganyan yung Kapa. Kaya nananawagan kami kay Presidente Duterte na sana naman po ay wag pasara ang Kapa. Talaga po yung mahihirap ay gubing ginhawa ang buhay. Ayon kay Danny Mangahas na isa sa mga organizer ng pagtitipon, inaantay nila ang formal na kaso nang masagot na rin daw ng Kapa ang mga aligasyon ng SEC at mapatunayang walang scam sa Kapa. Hindi rin daw sinisisi ng Kapa si Pastor Apollo Quiboloy sa krisis na ito at sadyang may nagsasabong lang sa dalawang grupo. Kabayan, bukas sa General Santos City naman ang prayer rally ng Kapa.